You know not what are your Lord that come. But know this, that if a good man of the house had known that the thief would come, he would have watched and would have suffered his house to be up. Therefore be ye also ready, for in such hour as ye think not, the Son of Man cometh. Diyan na po muna tayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Again, ito yung nag-warning sa amin. Mag-aalala namin, Panginoon, sabi niyo po, Lord, ay maghanda. So, be ready, watch, so we pray na kami po ay maghanda at hindi antokin, Lord, hindi kami tulog-tulog, Lord, sa mga panahon na ito, Lord, na dami na po nangyayari. Mga bagay na hindi minsan kapanipaniwala ay nangyayari na po ngayon. So, we pray na may po lalong maghanda, Lord, magtatapat sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo na po lagi kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Mara po, may bigat na to, no? So, nung ako'y batang Kristiyano, binabasa ko to, parang ordinary lang, pero yun nga, nakakalito minsan ako. Kasi iba yung naririnig ko, kasi iba yung nababasa ko. So, mahirap, no? Pero sa biyaya ng Panginoon, pag naghahanap ka talaga, sabi niya, kasumpong ka eh. Kaya, pinag-aaralan natin yun. So, umpisa tayo sa verse 36. Ang sabi sa 35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Siniingit niyang bigla dun sa kanyang mga sinasabi. So, ibig sabihin lang nito, marami kasing tao na ano, pag ganitong paulit-ulit na, narinig ko na yan, okay? Yung mga bata siguro, iniisip pa, nasabi mo, pagpapalain tayo, ganyan-ganyan. So, tagal dumating, di ba? So, yung mga tao ay normal sa atin yung minsan pinanghihinaan tayo, di ba? So, huwag tayong panghihinaan. Amen? So, kaya yan, ang Panginoon mismo ang nagaan sa atin. Ngayon, ito na. So, continue siya sa sinasabi niya about the end times. Ano ulit yung end times? Ito yung panahon na reviewin natin para okay, ano yung end times? End nga eh, diba? So, ito ang mangyayari sa mga huling panahon. Ba't huling panahon? So, syempre, lahat ng may beginning ay may ending. So, even ang mundong ito ay ganun din. Okay? So, reviewin natin, ha? So, ito po. So, for example, dito yung panahon ng beginning. Okay, nakikita niya ba? So, ito po yung beginning. Genesis. Hindi nga, yung Diyos ay walang beginning. Okay? Pero ito yung, imagine yung beginning, ito yung end. Pero really, wala namang katapusan ng ang Diyos. Okay, so papatuloy pa tayo dyan. Pero ibig sabihin lang, yung medyo banda dito sa end ay special kasi, again, parang pelikula, no? Ay, kwento ng buhay natin, ganun din, di ba? Minsan, maganda yung kwento ng buhay natin, di yung wala, walang kwenta, di ba? So, habang Kristiyano ka, nagpapatuloy ka, nagtatapat, humihirap, tapos, mararating mo yung point ng climax, hopefully, sa talagang end of your life. So, hindi tayo yung titingnan mo. Sabi ni Pastor dyan, yung banderang kapos, ang tawag niya dyan eh. May sabihin ng banderang kapos. May sabihin, parang gusto mong ano, pero ano ganun. Alam mo, may mararating, wala pala. So, ang inaasahan natin sa bawat isa, kaya nga tayo nag-aaral ng Bible, di naman ito basta lang, no? Yung iba, para sa kanila, success ay basta yumaman, okay na. Kailan lang, ewan ko bakit naalala ko nung classmate ko ng college. Ang bihira, ang iyaman na. Masin. Eh, siya nag-aaral yung anak niya sa kung anong Catholic school ang malaki. Ang dami niya daw paupahan, ang barkada niya. Hindi, ano naman ako, wow.
Diba? So, mas tinanong ko lang. No, oh, huwag ka katapos yan. No? Mayaman ka na. Ano gagawin mo na? Mag-migrate na ako. Pag mag-migrate ka na, mayaman ka na doon. Ano gagawin mo? Migrate. Kasi ang ano ng iba, sa magandang bansa. At imagine mo, anong gagawin mo doon? In-imagine mo, wala rin. Ano gagawin mo doon? No? Anong kakaibang gagawin mo doon bukod sa magpakasarap? At look forward for your life na masarap. Na pwede rin hindi kasi marami dyan. Nagkakasakit lang din. Maraming disappointment sa buhay. Yung anak mo, pag di mo na watch out, no? Pariwara, hindi, wag naman sana. Pero still, pag wala ka sa Panginoon, ano silbi nun? Ano talaga nilo-look forward mo? Ngayon din na sumagot. Medyo nakakalungkot. Ganda ng usapan namin eh. Dahil blessing ah. Nakakalungkot lang, pero ganun talaga ang tao pag walang patutunguhan ng buhay. Amen? Sana kayo, special mga bata, no? Hindi yun, yun lang ang pinaka ano nyo. Alala ko tuloy yung ano natin eh, sermon natin eh. Tinanong ko kayo lahat eh. Oh, mayaman ka na, anong gagawin mo? Okay, naalala nyo yan? Ayan, so laging ganun ang mas ma... Ayan, so may end tayo, may climax, supposedly eh. Anong pinakahangarin nyo sa buhay? Mayaman na kayo, kunwari lang ha. Kasi hindi lagi ganun, di ba? Pero kung sakaling talaga yumaman kayo, yun na ba peak ng buhay nyo? Sana hindi, kasi kung ina-instruct tayo sa Bible, nakakahiya naman, di ba? So, talagang peak ng buhay ng isang lingkod ng Diyos, ng anak ng Diyos, may honor niya yung tatay niya. Mag-glorify natin ng Diyos. Para pag tayo naman ay binawi na ang buhay natin, lahat tayo mamatay, alam niyo yun, di ba? Eh, kaya meron naman tayo reward sa langit. Climax pa rin yun. Dito persecuted ka, naghihintay ka. Ano yung reward mo? Sa ginawa mong at sa pagtatapat mo, kung nagtapat ka. Pag wala kang look forward, wala talaga. Ang lungkot nun. Nakakatakot mamatay. So ngayon, ito yung pinaka-history ng buong mundo. Ay may beginning, may end. Dito tayo sa end, ha? So yan ay a period of 7 years yung climax, pero later may 1,000 years pa yan. So buba tayo dito. Reviewin lang natin na yung 7-year period na tinatawag na, anong tawag natin dito sa buong to? Daniel's 70th week. So climax yan. Anong meron sa Daniel's 70th week? Yan ay lagi na hati sa gitna, halos, almost. So 3.5 years. Okay. Pero pag hinati mo yan sa days, actually mas mahaba ng konti ito. That is 1260, then 1290. Bakit may extra leap year yun sa kanila? Sa atin ang leap year is one day lang. Sa kanila is 30 days. Kasi saktong 30 days lang sila. Lahat ng buwan nila. Okay? And then ang tawag dito sa period na nauna, okay ha, tandaan nyo yan ha. Kasi hindi nyo maintindihan yung mga aralin natin pag nakakinig nyo yung iba na 7 years tribulation, mali yun. Ngayon itong pangalawang half. Okay, ang tawag dyan ay wrath. Galit, puot ng Diyos, okay. Sa tribulation, sinong nahihirapan? Mga Kristiyano, mga pinipersecute tayo. Sa wrath, sinong mahihirapan? Mga hindi maniniwala. Nasaan ang rapture? Dito yan sa gitna. Ha? Tandaan nyo. At second coming, sa lubong yan. Okay? Igagather niya tayo sa gitna. Okay? So, binasa natin sa Luke. So, somewhere along the way, malalaman mo malapit na to, mararamdaman na natin yan. Kasi natutupad na lahat ng nangyari sa tribulation. Anong mangyari sa tribulation? Nadetalye na yan. Okay? Pero anyway, balikan natin yung natapos ba tayo sa 20? Hindi pa. 29. So 35. Ba't wala ako sa 24 pala, sorry.
Yung natapos lang, isa 29. Yung sabi kasi sa 29 is, nabasa niyo ba? Immediately after the tribulation, okay? Pagkatapos ng tribulation, anong daw yung, ito yung key. Okay, tandaan niyo ito, ano yung susi? Key. The sun will key event sa end times. Yung makikita natin, at talagang paulit-ulit sa Bible, anong tawag doon? Yung rapture, yan yung pag-akyat. Yung second coming, yan yung pagbaba ni Jesus, pagdating niya muli. So, halos sabay yun. Isang araw lang mangyayari yun. So, yan ang key event. Ano ngayon yung mangyayari dito? Ano yung sign? Okay? Basahin niyo dyan. So, sabi dyan sa, the sun shall be darkened. Merong sun. Ano pa? The moon shall be not give her light. So, parang darkened din. Ano pa? Stars. Basta may ano din sa stars. Sabi dyan, ay, anong nangyari? Shall fall. Okay, so obviously, hindi yan stars na stars alam natin, ha? Yung mga ano. The powers of the heaven shall be shaken. Okay, pag sinabing shaken, earthquake, no? Earthquake. Ano pang signs dyan? So, yun na yun. Sa 30, andyan na yung darating ng Panginoon. Okay? At sabi dyan, ito actually, itong moon, sun, moon, and stars, and then yung earthquake, and then, sa 31, sabi dyan, he shall send his angels with the sound of a trumpet. Okay? Key yan. Trumpet. Hina ako na magsulat, ha? Basa nyo ba? And then, ano pa? Siyempre, yung rapture nga, tayo ay kukunin din. And meron ba na alimutan ako dito? May sign sa appear in heaven. Yan, okay, nakita niyo dito. And they shall see the Son of Man coming in the clouds. Importante yun. Kasi meron siyang later. Na hindi second coming, yung tinatawag na Battle of Armageddon. Siya ay darating din, actually, hindi, nakasakay siya sa White Horse. So, wala nang clouds doon. Ito talaga, galing siya sa langit. Okay? So, Matt 24C. Okay, so, tandaan nyo na, 1, 2, 3, parang tayong quiz na rin. Pero tandaan nyo rin yan. Sun, moon, stars, may earthquake, may trumpet, at galing sa clouds. At syempre, maliligtas, okay? Save a believer. Okay? Hindi yung kaluluwa. Ang katawan na ngayon natin na masasave. Magkasama na yung kaluluwa at yung katawan. Tawag natin doon na rapture or resurrection para sa mga namatay, para sa mga buhay, caught up. So, magsasabay-sabay tayo doon. Iisa na lang yung katawan natin, glorified body. Okay? And then, syempre, mangyayari doon sa mga may iwan ay punish. The unsaved. Okay? So, ngayon, tingnan natin sa Bible. Tingnan niya, ilan yung signs natin? Sun, moon, stars, trumpet, inulat niya? And then, clouds, earth, shaken, ano pa? Ayan yung mga sun, moon, stars, trumpet, Son of Man, clouds, saka syempre papakusahan yung unsaved, unbeliever, and then ililigtas yung, okay, sino? Believers. Balikan ko pala, sabi dito, key event, ito makikita natin, pero anong tawag dito sa event na to? Okay guys, sabi lang dito, rapture, yung pag-akyat, yung pag-second coming, ay pagbaba ng Panginoon, pagbalik na, siya ay umalis na siya eh. Okay, ang tawag dyan sa buong araw na yan is, the day of the Lord. Day of the Lord, the day of God, the day of Christ. Isa lang yun kasi si Jesus ang Lord. Okay? Tingnan natin ngayon sa Bible kung gaano ako consistent ng Bible. Titingnan ko lang yung ano ha, day of the Lord. Napakadali nito sa mga taong wala pang prejudice. Ilan yan? Naku, napakarami. Wait lang.
Magawin natin double coat. Yan. Ilang beses na? Lima lang. Bira. Nasa na yung ano? Ay, nakaano pala ako yan. Kahit sa Old Testament, meron yan. Okay? So, 29. Dami, no? So, sabi sa Isaiah 2:12, "For the day of the Lord of hosts shall be upon this proud and lofty, and upon everyone that lived that he shall be brought low." Tingnan natin. Tingnan natin kung meron tong ano, ah. Okay, yan. "And they shall go into the holes of the rocks." Sino yun? Siyempre, yung mga unbeliever na papalusahan, maalaraw sila, tatakot. Okay? Pupunta sila sa rocks and into the caves of the earth for fear of the Lord, for the glory of His majesty when He arises to shake terribly the earth. Okay, so may check tayo. Dapat pala mayroon ako na eh. Dali, tingnan na ako. Okay, check natin ha. Sa Isaiah, may nakalimutan ako dito yung punish. Ano sabi ko? Yung fear, okay? Yung takot. Siyempre, fear. Ito, fear. Fear. Tapos, dito, siyempre, joy, di ba? Tingnan nyo, andyan yan sa Bible. Okay, so check natin yung punish, yung fear. Ano pinakita natin? Shake. Sa Isaiah 2. Okay. So, yun lang. Okay, eh, isa pa lang yan eh. Ilan ang ano natin? Ang dami nito, 29. Okay. Okay, Isaiah 13. Tingnan ko, hindi ko rin kabisado ito, pero alam ko, sinurge ko lang to, meron talaga. Ngayon. "Howly, for the day of the Lord is at hand," malapit na, "it shall come for as a destruction from the Almighty." Okay? So, paralel ba? Pag dumating ang Panginoon, huhusgaan niya. Sabi sa 7, "Therefore shall all hands be faint." Okay? So, check na naman yung fear. Okay? At sabi dyan, "Man's heart shall melt." Aba, hindi lang basta fear, talagang natunaw. Anong sabi natunaw yung talagang takot na takot, di ba? Naalala niyo yung, naalala ko yung kay Daniel, si, ano ba yun? Si Belshazzar? O Beltasazzar? Beltasazzar. Sobrang takot niya, nagnginginig yung tuhod niya parang sa cartoons. So ganun ang mangyayari kasi alam na nila darating. Eh saan ka magtatago pag ang Diyos ang maparo sa iyo? Okay? Tingnan natin ha. Ito medyo may nabanggit dito, "They shall be in pain as a woman that travaileth." Okay, medyo familiar rin sa gospel tsaka sa Revelation. Ito na, "Behold, the day of the Lord come, it will both wrath and fierce anger." Okay? Ano ba tayo? Consistent? Pagdating ng Panginoon, masaya ba? Hindi sa lahat ng tao. Sa ibang tao, puro dito fear, takot. Okay? At sabi dito, yan, "He shall destroy sinners thereof." Oh, check na naman. Ito na yung sa stars. Oh. "For the stars of heaven and the constellation thereof shall not give her light. The sun shall be darkness in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine." Okay, so Old Testament ba ito? Medyo nagpaparamdam na. Na mayroong darating na ganitong araw na paparusahan yung mga dapat maparusahan. "And I will punish the world of their evil, the wicked of iniquity, and I will cause the arrogancy of the proud to cease." Yan pa pala. Yung hindi lang basta unbeliever yon, mababanggit lagi yung proud. Ay, yung pride. Okay? Ito, 13, "Therefore I will shake the heavens." Okay, check na naman, shake. Sabi nung isa minsan, yung earth, minsan heaven. Sino mas matindi, yung earth ang heaven ang na-shake? Siyempre, heaven, di ba? Okay, sinabi dyan, "The wrath of the Lord of hosts in the day of His fierce anger." Okay, ano pa mga makikita dito? Actually, itong sa Old Testament, hindi lahat ito exactly sa end times. Actually, mayroong sinasabi kasing kailangan maging familiar ka rin sa term na dual fulfillment. Okay? Pag sinabing dual fulfillment, hindi lang isang beses yan na fulfill.
sinabi fulfill. Kunwari, sabi ko kay Stephen, Stephen, pag hindi ka naging mabuting anak, paparusahan ka ng Diyos. Kunwari, ganun. Sana hindi ka ng Stephen. Eh, nagkulit-kulit siya ngayon, napalo siya ngayon. O di, uy, naparusahan na ako. Pero pag nagtuloy-tuloy ka pa, ano, hindi lang yun doon, kasi malaki ka na, hindi nakapaloy ni tatay, may sarili lang tabaho. Hindi nakapaloy ni tatay, naglungo pa ka na, kunwari lang ha, nagagawin niya na. Kunwari, oh, papausahan ka pa rin just later. Pag ikaw ay napahamak na, doon mo makikita. Paano pinano. So ngayon, ganun din naman, pag mabuti kang bata, sabi ko, re-reward lang kita, oh, itong reward mo, di yung saya mo ngayon. Pero, hindi na tapos doon. May kita mo sa buhay mo, pag maayos ang bata, naging maayos ang tao, masipag, ma-discarte, okay? Magtapat ka sa Diyos, ano mangyayari sa'yo? So, bukod sa binigyan ka ng kung ano man binigay sa'yo ng tatay mo, kinalaunan, iaanihin mo yun. Okay? So, nagkakaroon ng another fulfillment, di ba? Sa Bible, ganun din. Kasi malalim ang Bible, hindi yan na parang ganun din, yung kwento ko sa inyo. So, natupad ngayon, natupad next year, pero later, meron pang fulfillment. Ganun ang Bible, kasi sobrang lalim niya. Kaya mapansin yung binasa natin kanina, end times yun eh. Parang isang araw na mangyayari talaga. Pero later, sinasabi ninyo, doon paparusahan sila. Yung time ni Isaiah ay naparusahan sila sa Babylon, di ba? So, isa yun sa mga fulfillment. Ayun yung medyo mas malapit na fulfillment. Pero later, ito yung sa end times. Okay? Tandaan nyo na, ang tawag doon? Dual fulfillment, dalawahan. Minsan nga, maramihan pa yan. Di lang dual. Okay, nasaan tayo natapos? Ito sa 13, tapos tayo, di ba? O, nabanggit na naman yan sa 38. So, ito kailan tayo sa Isaiah? Tatlo. Tatlong places. Tatlong chapter, okay? Tingnan natin kung merong ano. Okay. Wala masyado dito. Pero nabanggit yung Day of the Lord. Pero pinasabi dito sa 34, more on sa talagang physical. Okay. Okay lang yan. Marami pa tayo eh. Meron tayong Jeremiah. Tingnan natin to. For this is the day of the Lord of hosts, a day of vengeance, that he may avenge him of his adversaries. Okay? Yung mga kalaban niya ay gagantihan niya. Yan. Meron ba dito nabanggit na parang ano? Wala. Meron ba? Kasi yung Day of the Lord, actually, ginagamit yan na kumbaga parang walang walang ibang makakapag-determine. Katulad nyo, malakas na country, wala. Dami nating army, hindi darating yung ano. Kumbaga, pwede mo sabihin na hindi mangyayari ito, kahit Diyos, di kayang gawin yan. Eh, nangyari. Nangyari sa kanila yon. Okay? At pwede mangyari rin sa atin, sa ibang paraan, ha? Wala, okay, okay lang yan. So, dito sa, alam ko, meron nga sa, ano eh, Jeremiah. Sacrifice na nun, wala. Okay, anyway, dito sa Lamentation, alam ko, wala yan. Dito tayo sa Joel, ang pinakamarami. Okay, Joel 1, 2, especially. Dito makikita na sunod-sunod dyan, Joel 1, 2, 3. Dito tayo muna sa 1. Sinabi lang dito na parang kaparusahan. Okay. Ito yan sa 2. Ito na. Blow ye the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, it is nigh at hand. A day of darkness and gloominess. Okay? Check. A day of clouds and thick darkness. As morning spread upon the mountains, a great people of the and the strong, there hath not been ever like the like, neither shall
be anymore even to the years of my generation. So yan ay medyo mas malapit na judgment, mga Babylon yan. Ayan, so dinidescribe niya lang yung mga Babylonian. Ito, so ito nabanggit sa 10. The earth shall quake, okay, check. The heaven shall tremble, uy, pareho na. Okay, and the sun and the moon shall be dark, okay, check. And the stars shall withdraw their shining, so check na naman. And the Lord shall utter His voice before His army. And His camp is very great, for His throne that execute His word. For the day of the Lord is great and very terrible. He could buy. So, nakakatakot. So, andun yung fear. Okay, ito na yung ginawa kong text dati. So, ito maganda dito. Pwede ka rin naman mag-repent. So, sa kanila, pwede pa yung may ano pa dun. Yung iba dun, naligtas eh. So, hindi yung, kahit yung buong nation nila na-destroy, yung iba dun, naligtas. Especially si Jeremiah, for example, talagang di siya na ano eh. Wala siyang parusa eh. Nakalaya pa siya. Ayun na yun. Okay, and then next sa Joel, last Joel 3, tingnan natin. Multitudes, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. The sun and the moon shall be darkened. So inulit, after one chapter lang, and the stars shall withdraw their shining. Okay, check na naman. At itong pansinin nyo yung voice na naman, parang ito yung ano din, thundering. Kasi sabi dito, lakas ng voice niya, sabi niya, in the heaven, pag sinabi nung after nung voice, kakaroon ng earthquake. Okay, heaven and earth shall quake. Okay, ito, maganda. Sabi ito, but the Lord will be the hope of His people, okay, and the strength of the children of Israel. So, kahit may mga didestroy, mayroong hope. So, yung ibang mananampalataya ay may pag-asa, okay? So, check tayo doon sa kanina. So, shall you know that I am the Lord, your God, dwelling in Zion, etc., etc. Ayan. So, medyo nabanggit niya yung mga short-term fulfillment. Ito. Amos. May sa Amos. Woe unto you, the desire of the day of the Lord. Okay? Sabi, uy, huwag mong i-desire the day of the Lord. Bakit? Kasi hindi yun maganda sa lahat. Okay? To that end is it to you? To what end is it to you? So, parang tinatanong tayo ng Diyos, gusto mo dumating ng Panginoon, yung judgment niya, eh, isang ka kaya lalagay doon? Baka hindi ka ligtas. Kaya sabi niyo, the day of the Lord is darkness and not light. Inulit niya pa dyan, shall not the day of the Lord be darkness and not light? Even very dark and not no brightness in it. Okay, so medyo konti lang yung reference sa Amos. Talaga sa Joel, ano eh, no? Sakto-sakto, tsaka Isaiah. Ah, Obadiah. Okay, so ito lang yung masasakop sila. Okay. Zephaniah, ito. Ito, ginagamit to. Hold thy peace in the presence of the Lord God, for the day of the Lord is at hand. Again, marang andun yung ano, no, urgency. For the Lord hath prepared a sacrifice, He hath bade His guest. Okay, ano mangyari daw? It shall come to pass in the day of the Lord sacrifice, that I will punish the princes, the king's children, and all such that are clothed with strange apparel. So, ano may strange apparel? Kasi, ang yung actually yung damit natin, madalas pinipicture yung kaligtasan natin. Mapansin nyo. Adam and Eve, pinalitan yung kanilang, ano diba? Yung garment nila na apron, na leaves, pinalitan yun. So, pinalitan ng pumatay ng hayop, yung skin ng pinang ano. So, madami yan. Yung kaligtasan, yung mga sa Revelation 7, white robes yung ipapalit sa mga ligtas.
And then yung may parable na andun siya sa Mary Supper, tapos hindi siya nakadamit na maayos. So, siya'y pinalis. So, maraming ano sa Bible yung damit ay... So, ito ay mga, especially yung mga princes and kings. So, later sa Revelation, makikita natin yan. Okay, so sabi dito, came to pass, said the Lord, that there shall be the noise of a cry from the fish gate. So, merong noise, cry. Okay, parang trumpet. Okay, ito, sabi dito, the mighty man shall cry there bitterly. Okay, pag narinig daw yung voice ng Panginoon, okay, the great day of the Lord is near. Mag-iiyakan na yung mga mapaparusahan. Okay, parang mga bata rin. Parang mga bata rin, oh. Pag sinabihan na, oh, palo na naman kayo, nag-iiyakan na, hindi pa nga napapalo, eh. Diba? Kasi alam mo, darating, eh. Ayan. Gloominess, day of clouds and thick darkness. Okay, naalala nyo? A day of the trumpet and alarm against the fenced cities. Ito actually, naulit na itong blood lagi. Sabi kasi maraming mamatay. Okay? So yun, Zephaniah 1. Meron pa sa... Ayan, nabanggit na rin niya kanina. Zephaniah 2. Natin sa Zephaniah 2. Fierce anger, wrath, okay? Okay, so sabi dito, magsikta na yun ang awa ng Diyos, ng righteousness. So dahil pag day of the Lord, nandiyan na yung pag-uusga. Nasa na pa isa? 2-3. Ayun na rin yun. Okay, dito tayo sa Zechariah. Last chapter ng Zechariah, behold, the day of the Lord cometh, and the spoil shall be divided. For I will gather all nations against Jerusalem for battle, and the city shall be taken, and the house rifled, the women ravished. Okay? Ano yung hinahanap pa dito? Okay? The Lord my God shall come and all the saints with thee. Okay, napansin nyo ba yun? Pagbalik niya, kasama niya yung mga saints. Ibig sabihin, nag-gather niya. So, yan na naman yung darkness shall not be clear. Ito, yung essence ka na, medyo mabilis kasi yung ano dito. Kung mapansin nyo itong in that day shall the living waters, tapos na agad yung ano, tapos na agad yung 7 years. Okay, sa after 7 years, yung pinapangako niyang living waters, okay, sa ano na yan eh. Sa, sige po. Sino ba yung mga saints? Saints. Pag sinasabi pong saints, sige, tingnan natin po yan. Tapusin lang natin to. Na-picture nyo ba? Na-picture nyo? Ito, medyo dito na yung ano eh, millennium reign na. Okay? Tapusin mo natin to, daddy ah, para ano. Ay, dito na tayo. Sa 2 Corinthians 1:14. Okay, tingnan natin kung parallel to sa ibang ano. And also, ye have acknowledged us in part that we are rejoicing, we are your rejoicing, even ye also are ours in the day of the Lord Jesus. Ang sabihin nun. So, pag dumating ang Panginoon, matutuwa yung mga disipulo, yung mga lingkod ng Diyos kasi maraming ligtas. Okay?
Walang sinabi. Okay, tingnan dito. Ito na yung pinaka ano. 1 Thessalonians 4 hanggang 5. Yan po yung pinaka central na passage about the day of the Lord and times, rapture. Okay? Umpisa natin yan sa... Pero mamaya ito, balikan natin ito. Kasi yan ang pinaka eh. Ito na lang. Sige, 2 Peter 3:10. But the day of the Lord will come as a thief in the night. Okay? May check tayo dyan. Ibig sabihin nun, hindi alam nung karamihan. Hindi nila alam. Pag alam mo yung magnanakaw, di ba? Kailan dati ka magnanakaw? Siyempre, pag nagbakasyon ka, di ba? Mas malakas yung chance. Pero, hindi mo alam kung kailan. Okay? So, ang pagdating na ng Panginoon, hindi nila na, alam, no? Pero actually, alam natin. Hindi lahat. Okay? Yung iba sa atin, medyo matatimingan mo. Kasi pag yung dumarating na yung malapit na, andito yung mga sign. Bakit binigay ng Panginoon yung mga sign? Kung para saan pa yun? Para yung mga nagmamatsyag, alam mo na, handang-handa ka. At hinahanda mo din yung ibang tao. Eh, yung ibang tao, hindi nila alam. So, parang magnanakaw yun. At pag yun ay dumating, sabi dyan, in the which the heaven shall pass away with a great noise. Okay, nabanggit yung heavens, yung noise, and the elements. Medyo mabilis yun. Ibig sabihin ito, inano niya na yung rap mismo. Okay? Medyo sinama niya na. Okay, ngayon, sige, dito na tayo sa 1 Thessalonians 4. Ito yung kasi yung pinaka-passage dyan talaga. At actually, meron din sa Corinthians eh. Anyway. Ito. So, dito tayo mag-focus. Wala na tayo sa Matthew. Okay lang. Tandaan niyo po yan, ha? 1 Thessalonians 4. Dito tayo. Sabi dyan sa 13, but I would not have you to be ignorant. Okay, pag sinabing ganun. Di ba, minsan yung preacher, laging ganun kayo. Parang yabang, di ba? Hindi naman mayabang eh. Pero napansin nyo ba? Alam nyo ba ito? Hindi nyo ba alam? Bakit kayo ginaganyan minsan? Para tumuto ka. Kasi sabi nga ni Paul, ganun din dito. Huwag kayong ignorante, ha? Kasi yung sasabihin niyang next is napaka-importante. Kaya mag-ano kayo, makinig kayo. Ayaw niya maging ignorante, kaya magtatanga-tanga dito sa bagay na to, okay? Kasi ito importante, okay? Kaya sabi dyan, ano yun? Concerning them which are asleep. Kasi yung mga, again, ano yung mga asleep? Asleep, ito yung mga Kristiyanong namatay na. Dahil hindi sila sa impyerno, dahil sila ibubuhay magmuli, ang tingin sa kanila ng Panginoon ay tulog lang, kasi gigisingin niya later, di ba? Kaya sabi dyan, that he sorrow not even as others which have no hope. So, ang alam natin bubuhayin kahit yung mga patay nating mga sa buhay na Kristiyano, hindi tayo mawawala ng pag-asa, okay? Ito na ngayon, sabi niya dito, for if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Sa Tagalog, kung ang Panginoon ay nabatay tapos nabuhay magmuli, ang gagawin niya is yung lagi naman yung narinig natin, di ba? Bubuhayin niya rin yung mga natulog. Ibig sabihin, namatay. Sa kanya, okay? Yung mga Kristiyano. At sabi niya, dadalin niya sila. Okay? So, yun na yung reference doon sa anong event yun? Anong event yun dito? Yung darating yung Panginoon at dadalin niya yung mga mananampalataya. So, rapture. Kasi kahit buhay ka pa dito, kokotap ka rin. Kahit patay ka na, itong time na to, bubuhayin ka naman. Okay? So, yan ang rapture. Tawag doon is rapture. Okay, bakit sa for the Lord Himself shall descend. Pag sinabing descend, bababa. From heaven with a shout. Okay, nakita niyo naman yung shout, yung ingay na yun, no? With the voice of the archangel and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Okay, so napansin niyo yun? Yung mga namatay, sila muna yung bubuhayin. Pero actually, sabi sa 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them. So sabay rin, together eh. In the clouds, to meet the Lord. Okay, andiyan ba ang Panginoon? Bumaba siya, bakit naman tayo? So, malinaw na ang rapture, pag dumating siya, doon na rin tayo aakyat. Okay, tandaan niyo yung mga bagay na yan, ha? Kasi yung iba, hinihiwalay dito. Dito to yung second coming sa huli. Ano ba yun? Hindi totoo yun. Ang second coming, isa lang. First coming, isa. Second coming, isa rin. Okay? At darating siya, ha? Walang 1.5, 1.6. Pag dumating na.
Inihintay nga natin yun eh. Hindi secret ang rapture. Okay, tandaan nyo yun. Okay, so yung pre-trib, ganun yun, secret. Mali yun. Okay, in the clouds, meet and the Lord in the air, so shall we ever be in the Lord. Importante rin yun. Ibig sabihin nun, pag kinuha na tayo ng Panginoon, yun na yun. Lagi na natin siyang kasama. So lahat ng natay na buhay before ng rapture, kasama na ng Panginoon ever. Hindi tayo mag-iwalay ulit. So kahit dito siya, milinyong, kasama natin siya, kahit saan na tayo pumunta. Ay, tanong ka din. Kaya sinabi dito, wherefore comfort one another with this word. So isabihin lang, oh, mangyayari ito, hindi kayo dapat mangamba, na wala na sila. Nakakalungkot naman, namatay yung kamag-anak ko, minamahal ko sa buhay na ligtas naman. Hindi ka dapat malungkot kasi makakasama mo rin later. Ngayon, hindi natapos dyan. Okay? Ito yung kaninang lumabas search natin, yung 5. Okay, sabi dito, for yourselves know perfectly that the day of the Lord has so come it as a thief in the night. So, tinag-usapan kanina, rapture, sinabi sa dito, yun din pala ay the day of the Lord. Okay, yun yun. Kaya ito yung ating key. In the day of the Lord, ito yun. Okay, paparusahan. Itong special yung gitna, paparusahan, maliligtas yung sa rapture. Yung ito, itong day of the Lord, yun yung pinag-usapan dito. So, rapture, day of the Lord, second coming, isa lang. Question. Sige di. Walang judgment day. Ito po yung judgment day. Ito yung judgment day. Sa lupa, iba pa po yun sa impyerno. Kasi ang magaling sa Panginoon, may gusto niya, gawin niya rin dito sa lupa eh. Kung napansin nyo, di ba? Sa langit, nautupad yung ano niya eh. Sa impyerno, nautupad yung ano niya. Pero dito sa lupa, nangyayari din itong mga to. May iba kasi ginagawa, di ba? Ano yun, sa lupa, iba naman sa langit, di ba? Ano eh. Pero itong makikita natin dito, kung ano yung gagawin niyang kaparusahan, papakita niya rin dito, sasampulan sa langit, sa lupa, yung mga mapaparusahan. Okay? Sige pa, itatali natin mamaya sa Matthew 24. Sample, pero diretso. Parang ganun din, hindi exactly, kasi yung pero talagang forever na eh. Pero iba dito, nasa lupa, papaparusahan na. Okay? So, hindi pa sila mamatay yung iba. Pero, aparusahan sila. Okay, so ito po, ito yung pinaka-key dyan, yung verse 1. Kaya sabi nito, but the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. Kasi nga, yung kaninang rapture, tsaka yung day of the Lord, isa lang. Ang daan nyo yun, okay? So ngayon, babalik na tayo sa Matthew 24. So, tandaan nyo po yung picture na yan. Natapos na natin lahat ng reference sa Day of the Lord. Okay, doon tayo sa text natin kanina. Sige ba, may question? Oh. Yung mga buhay lang po ba yung maansarad? Yung mga unbeliever lang po na buhay? Buhay lang po. Puna sa hell sila doon. Puna sa hell na sila, pinapausahan na sila doon. Tapos yung ibang mga matay na unbeliever, di sa impyerno. So, doble-doble na, di ba? Yung kahit yung mga buhay pa rin, hanggang ano sila, lahat ng unbeliever actually papatayin. So, sa end of the beginning of the millennium, end of the 7 years, papatayin din sila. So, medyo matindi, no? So, ayan, alam na natin yung pinakasama, di kasi Revelation, ay, hindi pa pala natin binasa yung Revelation, di ba? Kailangan natin basahin yung Revelation. Ang timing niyan dito sa 6. Okay? Sa 6, okay, tingnan yung ating chart. Ito yun, Revelation, yung Revelation 6, 5 hanggang 6, andito yun. Okay? Yung end ng 6, dito yun, 7 sa umpisa. So, titingnan natin kung ano siya, yung sa pinag-usapan kanina Day of the Lord, kung magbabangga siya, okay? Sabi dito, ito. So, dito sa 11, okay, sabi dito, and white robes were given unto every one of them. Ito yung mga namatay sa tribulation. Okay, nagsasabi sila sa Diyos, Lord, pakusahan nyo na yan. Sabi ng Panginoon, sandali lang. Malapit na yan. Okay. Pero dito sa 13, okay,
And the stars of heaven fell upon the earth. Oh, sorry, so 12. And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake. Okay, check. And the sun became black as sackcloth. Check. And the moon became as blood. So hindi yan, pero blood. Ibig sabihin, nagdilim pa rin, di ba? And the stars of heaven fall in the earth. Okay, check. Even as a fig tree causeth untimely figs when she is shaken by the mighty wind. So imagine nyo lang inalalaglag ng mga bunga, di ba? So ganun daw yung mga actually meteorite. And the heaven departed as a scroll when it's rolled together. And every mountain of the island were moved on the place. So matindi. Ito ngayon. Ano mangyayari pag nagagano na? And the king of the earth and the great men. Okay, parang kanina sinabi sa Samuel, sa Joel. Mga princess. Yung ganun din. Mga rulers din to. And the rich men and the chief captains and the mighty men. Okay, matatapang to. And every band men. So hindi lang ano. Ibig sabihin lahat na. Ng unbeliever. Okay. And every free man hid themselves in the dens and in the rocks and the mountains. Okay, eh? Nakita natin kanina yun, di ba? At sabi niya rin dito, and said, on the mountains and the rocks, fall on us. Anong mas gusto pa nilang malaglagan sila ng ano, kaysa naman, sabi dito, and hide us from the face of him that sit in the throne, and from the wrath of the Lamb. For the day, for the great day of this wrath has come. Okay? In day of the Lord, day of wrath, ay dumating na. Okay? So, kailan dumating yon? Sabi dito, sun and moon and the stars are darkened. Babalikan natin yung Matthew 24, andun yun mismo. Ito yan, oh, yung kaninang binasa na sa 29. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, the moon shall not give her light, the star shall fall from the heaven, the powers of the heaven shall be shaken. And then, okay, napasin nyo yun? Pag dumating na yung sun and moon be darkened, eh yung pinakasinyalis na ang Panginoon ay darating na talaga. At sabi dito, darating na talaga siya. At ano mangyayari? Paparusahan yung iba at maliligtas yung iba. Ngayon, sabi dyan, no? Sa 31, and he shall send the angels, a greater sound of the trumpet, and shall gather together his elect. Isa yung sinabi sa 1 Thessalonians 4. Yung rapture na yun. Okay, gagather yung mga ligtas. Ah, sige, go. Ano yung sinasabi niya pong iba? Ibig sabihin, yung iba hindi ligtas ba? Okay, iba. Yun nga pagkakaiba. Yung ligtas, yan pa ililigtas. Ligtas na yung kaluluwa mo, ililigtas yung katawan mo rin. We will be changed in the twinkling of an eye. Yung sinasabi sa... Parehas din yun pag nung namatay na yung nakaabot na sa... Okay, so kung hindi ka umabot dito, kung namatay ka na dito ka pa lang, dito. Hindi pa nagsimula yung tribulation. Nasa langit ka na dito. So, pagbalik ng Panginoon, eh, dito ka na rin. Bubuhayin ka ulit. So, panibagong katawan pa rin? Yun nga, yung katawan, yung soul, and yung body ay iba na. Siyempre, nabulok na yung body mo eh. Anong ibibigay sa yung katawan? Kakaibang katawan na. Ngayon, yung mga body dito, ito, uncorruptible na po yun. At hindi na magbabago ulit yun. Pogi-pogi ka na nun. Wow. Ano pa? Yung prime mo yun. Aso parehas lang tayo dun sa na-rapture. Yes. Pag namatay ka before the tribulation, yung mga ma-rapture na buhay pa dito, magiging pareho mo lang. Okay? Kala ko yung ba yung kasi yung 144 pastor. Sanjan sila. Dito pa yun eh. Sa Revelation na natin tatakil yun. Pero yun ay mga dati ng patay na Israelite, na virgin, na lalaki, na nagtapat sa Panginoon. Okay, iba pa yun. Itong lito dyan yung iba eh. Revelation o sarat. Nadarating sila sarat. Pati yung dalawa. Pag akyat natin, sila yung bababa. Pati yung dalawa. Yung dalawang prophet, dito rin sarat yun. May mga maliligtas pa, pero hindi kasi sinabi dito. Marami nagsabi, wala na daw eh. Sabi kasi wala na daw yung church, wala na yung Holy Spirit. Hindi naman sinabi yung Holy Spirit yun. Ibig sabihin mo, lahat po sila bababa sarat. Si 144,000, Israel, naligtas, na virgin, na lalaki. Ano yung bababa ko yun? Ngayon, yung two prophet, hindi sinabi na kung galing sila sa langit. Yun ang wala sinabi. Pero ang prevalent na ano, si Moses and Elijah yon. Kasi nga, hindi sinabing gano'n ha, na si Moses and Elijah. Pero yung mga gagawin kasi nila, parang Moses and Elijah. Kasi sila yung
So ngayon, okay? Sige, dito nga tingnan. Nasaan tayo ngayon? Matthew tayo. Balik po tayo sa Matthew. 36 tayo nag-umpisa, di ba? Ayan. So, binanggit ulit dito na walang nakakalam ng oras. Okay? Pero hindi ibig sabihin na walang ano, merong event na nangyayari, di ba? So, yung ibang nagmamatsyag, medyo alam natin na malapit na. Okay, so binasa natin kanina, but as the days of Noe, or Noah yan, ha? So shall also the coming of the sun be. So meron na naman tayong parallel. So sinasabi, kung alam niyo yung kwento ni Noah, medyo magkaka-alam mo kung ano mangyayari sa the day of the Lord. Ano ba meron sa Noah? Noah day. Sabi dito, for the days of that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day of the Noah. That Noe entered into the ark. So, ang pareho daw doon, ibig sabihin, yung mga tao, walang kaano-ano, walang kaalam-alam. Ganon din to ngayon, tayo, inaaral natin to, iba hindi. Kahit yung ibang Kristiyano, naku, puro pasarap na lang. Pag tinignan mo yung ano lang, ginagawa nila, yung programa na naman, ano na nagawin? Okay, sana yung programa, pero saan, ano yung pinaka-ed nun? Wala lang. Wala, puro pa, banal kunwari, hindi nila pinaghahandaan yung mga sa Bible kasi merong kumpleto to eh. Merong paghahanda, merong pag-aaral, may application, may preparation for the future, pero may ginagawa ka rin ngayon, soul winning tayo kasi ito, binidisciple natin, sabay-sabay yan eh. Hindi tayo gagawa ng kahit ano dito na walang kinalaman dito kasi pag ginawa natin yun, nag-asayang tayo ng oras. Okay? Kaya sinasabi dito, iba dito, walang kaalam-alam. Iba, kala nila, ligtas sila. Hindi pala. Iba, kala nila, natutupad nila yung kalooban ng Diyos. Hindi naman. So marami, kahit mga Baptist ngayon, ganun na rin. Malig-baligtad eh. Sila yung gumagaya ngayon dun sa ano? Sa mga alternative churches na pinag-usapan natin, okay? Okay, so mayroon pang isa sabi dito. Sa 40, then shall two be in the field, one shall be taken and the other left. So may sinasabi ditong, and the two women shall be grinding in the mill, the one shall be taken and the other left. So may sinasabi na, yun nga, yung rapture to. Kasi yung iba'y may iwan, yung iba'y mararapture. So binanggit lang doon na, kala mo ngayon, magkasama tayo, iba mararapture, ikaw hindi. Ganun na mangyayari, okay? Isa sa mga magandang picture to ng rapture. Okay? And then, tuloy natin, watch ye therefore, for ye know not what are the Lord that come. So, pag sinabing watch, ano yung sabihin na, nakaganyan ka lang? Siyempre, hindi. Madalas yung sinasabi sa Bible, pag sabi nagwa-watch, nagmamatsyag ka, inaalam mo kung ano sinabi ng Panginoon sa'yo. Maganda yung 10 virgins na parable, nag-aanda, di ba? Alam yung 10 virgin. Alam nila, hindi nila alam kung kailan exactly, pero alam nila, kailangan nila ng extra light, di ba? Ng extra oil. So naganda sila. Yung ibang hindi naganda, naubusan. Kailan umalis, bumili. Hindi sila nakasama. Okay? And sa 43, sabi niya, but know this, that if the good man of the house had known that in what watch, pag sinabing watch ha, but dalawang paggamit niya sa Bible, pag sinabing watch, what watch, parang what hour yan. Okay, pag gabi kasi ang tawag nila sa oras, watch. Pag-araw, hour. Sa kanila yun ha. Sa atin, latch and hour. Pero sa kanila, watch. So, third watch, fourth watch. The thief would come, he would have waited. So, yun na, sinabi ko na, dapat lagi tayo mag-prepare. Eh, hindi, ligtas naman ako. Iba sasabihin ganun. Ito, totoo naman yan. Maganda yung ligtas kayo paano iba. At paano yung gagawin natin? Kung papasok nga tayo sa tribulation, ano gagawin natin dun? Magtatago na lang tayo. Sa halip na mag-reap pa tayo ng rewards to do great things for the Lord. Okay, so so yan sinabi yun, hindi natin alam. So sa 45, who then is a faithful and wise servant whom his Lord that made ruler over his household. Okay, nakikinig mo ba? Ito na nga yung kuhaan niya ng rewards eh. Ayan, sinasabi dito, kaya dapat magmatsyag kayo, hindi kayo nag-aad, hindi nakikinig. Ito rin siya sabi, rewards, okay? Sabi dito, who then is a faithful servant? Sino dito ang patapat? Okay, sabi, magtapat kayo. Sinasabi, at sabi, wise. Pag wise ka, aral. Okay, napagod ka, pahinga ka. Next, aral ulit. Okay?
Ang sabi dito, whom his Lord hath made ruler over his household to give them meat in due season. Ibig sabihin, nagpapahiwatig ng Panginoon kung tapat ka sa kanya, hindi matatapos yan, patay tayo, okay, ligtas tayo, hindi pa. Bibigyan kanya pag ikaw ay tapat ng rewards. Ano yung isa sa mga reward doon? Ikaw ay mag-rule. Ikaw yung mag-rule. At dapat naman talaga nag-rule yung pinakamatino, pinakamagaling. Okay, sa panahon natin, hindi laging ganun. Kaya sabi din sa 40, blessed is that servant whom the Lord, whom his Lord, when he cometh, shall find doing so, or so doing. Okay, anong sabi nun? Kaya dapat lagi tayo nagtatapat kasi hindi mo alam kung kailan dating ang Panginoon. Eh maganda na lagi tayong handa. Lagi tayong nagtatapat. Okay? Ilang sabi dun? May sinabi na yun. So, tapos na tayo. Yun na yun. Puro reward lang. Maghanda, maganda para pagdating ng Panginoon, handa ka. Hindi ikaw yung nawala yung reward mo kasi nagtapat ka ng 50 years. Yung 5 years na lang, malapit na parang dumating yung Panginoon. Sayo ako na. Sa ka pa nag-give up. Parang yung ano daw, yung triathlon. Malapit na siya sa finish line. Yo, pagod na ako, bumalik. Mas malaki pa yung mas malaki yung binalik niya, hindi pa siya nakatapos. Okay? And sabi sa 51, and he shall cut him asunder and appoint him his portion in the hypocrites, there shall be weeping and gnashing of teeth. So, pansin ninyo, binanggit yung hypocrite na naman. Ibig sabihin, ano yung sabihin na? Ibig sabihin, mag-check ka talaga kasi tingnan mo yung sarili mo, baka hypocrite ka na rin. Diba? So, maraming Kristiyano ka, maraming ligtas ka, pero hypocrite ka pala. Ibig sabihin, yung ibang bagay na pabayaan mo na. Alaw, pray-pray ka pa, hindi na pala. Iba na pala yung pinag-pray mo. Daming ganun. Tayo, mag-ano kayo dun. Lahat tayo mag-iingat kasi nga minsan, nakala mo lang. Kasi bata ka kasi kailangan mong andito ka eh. Ganun pala, wala na yung puso mo dito. Okay? So question, medyo lumalim tayo. Hindi pa natin ano yung lahat. Huwag kayong mag-alala na hindi nyo nakuha lahat. Ano lang yun, paano lang yun? Introduction pa lang yun. Okay, marami yan. Yung isa-isain talaga natin yung tanong-tanungan. Kasi talagang hihimay natin hanggang hindi na maalis sa utak nyo. Kasi importante, lahat ng end times events, yun nga, pwede mangyari. Kaya maganda nakahanda tayo. And, mayroon ding effect sa atin. Pag ikaw yung nagmamatsyag nga, alam mo yung mangyayari. Hindi kayong tipong ibang katulad ng iba na, ayoko na. Ay, ano na tayo? Mag-compromise na tayo kasi iba, ganun na naman eh. Hindi, baliktad. Alam mo na darating yan at alam mo rin yung mga device ng kalaban. Okay? Kaya, ano ba? Okay, time na. Question? Yung sino ba yung mga saints? Ah nga pala, sorry. Sino yung saints? Simply said yun, hindi, mga ligtas yun. Tayo. Tingnan natin yung saint na word. Iba yung saints ng Katoliko. Ibang iba yun. Local. Tayo yung tunay na saint. Saint Paul. Pinag-imbanan tayo. Basahan natin ang isa si Daddy. Yung saint ng Katoliko, saint. Ito din, sabi dito sa Hebrews 13:24. Ito ay salutation, parang pag-goodbye na, di ba? Sabi niya, salute all them that have the rule over you. Ibig sabihin ng salute, greet, okay? And all the saints. Ibig sabihin, mga buhay pa yan. Okay? Mga buhay, pwedeng patay. Pero itong particular na to, sino yung mga saint dyan? Siyempre, yung mga ligtas. Mga kilala nilang ligtas. Ano pang maganda dito? Ito din, pwede sabi dito, hearing, Philemon 1. Hearing of thy love and faith which thou hast toward the Lord Jesus and toward all the saints. So, hindi yan nagmanalalangin sa santo. Ibig sabihin lang, mahal niya yung mga kapwa niya, saint. Okay? Gusto ko pa lang isa, yung maganda.
Eh, no, hinuhugasan pa nga yung paano mga saint. Kasi buhay pa yan, okay? Ito, ayun kanina nabanggit natin, di ba? The coming of Christ with all His saints. Okay? So, yun yung mga patay na yun na bumalik. Ito, even the mystery which was hid from the ages, from the generations, but now is made manifest, pinakita sa kanyang mga saints. So, mga ligtas. Kasi hindi lahat, pinakita ba lahat ng glory ng Diyos sa mga lahat ng tao? Hindi nga, wala kang pakialam eh. Wala kang kaalam-alam eh. So, yung mga nakakaalam tsaka nakakaintindi ng mga blessing ng galing sa Panginoon, especially itong mga mystery na to na pinakaalam sa atin. Sino yan? Siyempre sa mga ligtas. Ito pala yung gusto ko makita. Okay? Give thanks unto the Father which He hath made us partakers of the inheritance of the saints. Okay? So, sino ba yung may inheritance sa langit? Ngayon, ligtas. Okay, sons of God. So, yun lang din. So, magandang tanong yan kasi sa end times, pag mali yung pagkakaintindi mo sa saints, hindi na. Kasi yung Katoliko, maraming sila sa saints. Oo nga po, wala yun eh. Yung iba doon, tumatama rin, St. Mark, St. Peter, tama rin naman. Oh, sila yung nagde-declare. Oh, sila yung nagde-declare. Kaya siya kailangan may... Yun nga po, pag sa basta Catholic, talagang alam mo na mali eh. May halong tama, pero liligaw ka later. Kasi, sino nagde-declare ang santo siya? Di yung church. Ibig sabihin, mas magaling sila. Sa Bible, pag sa ligtas ka, you're a saint. Okay? Wala na po. Oh. Yung believer may punishment. Okay, magandang tanong yan. Gusto mo ata yan. Meron din po, pero sabi dyan, medyo hindi natin nadaanan ngayon yun. Okay, kasi yung sabi dito, kaligtasan sa atin eh. So sa atin, maraming punishment. Sa lupa, may punishment tayo. Okay, para, inaano kasi, para pinapatino ka. Sa langit, wala na. Pero ang pinaka-punishment mo doon, syempre sa rewards. Yung ibang rewards mo, masusunog. Kasi nagpagal ka, kaso hindi pala masyadong ayos. O may iba ka pala, may halong ibang motivation na mali. So sabi doon, susunugin yun, uy, hindi nag-abide. Ibig sabihin, hindi tumagal. So parang, ano na yun, parang parusa na rin. Mga ganun. Hindi, yung reward din, yung reward. Ibig sabihin, isasalang sa apoy. Okay, kunwari, si Daddy, kunwari, nag-soul winning ng 10 years, kunwari, bago siya kuhain ng Panginoon. So, yung 5 years pala doon, wala lang, parang iba pala yung ano ni Daddy doon. So, sunog yun. So, ngayon, sabi doon, he shall suffer loss, pero ligtas ka pa rin, at least. Okay? So, mausunog yun, manghihinayang ka doon, 10 years yun ah! Ba't ang reward ko lang, 2 years? Okay? So, parang parusa na rin yun. Surprise. Yun yung mga surprise kasi pero pag alam mo kasi na maayos ka naglilingkod, medyo parang exam, 'di ba? Pag nag-exam ka, nag-review ka, naku. Kung may mali ako, dalawa lang, 'di ba? Kasi nasagutan mo 'yan eh. Pero pag alam mong bagsak ka, wala na. Kasi kahit sumagot ka dun, wala naman 'yun. Saan po 'yun sa Bible? Alin? Yung sa ganay dito sa Bible. Alin? Yung punishment ng sige, next week na yan. Okay. Nagpas na yan. Okay. Let's pray. Panginoon, maraming pasalamat sa inyong biyaya, Panginoon. Kayo po'y inyong tinuturuan. Kapaganda po mag-aaral yung salita, Panginoon. So we pray na kami po ay magtatapat dito. At maraming salamat po at may chance ng ganito kalayaan. But we pray na napatuloy kami. At kayo po laging malulat sa aming ginagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.